As of now, nagtabla-tabla na ang Jordan, China at Lebanon sa kanilang standings. Yun nga ay nang matalo ang Lebanon sa New Zealand at nanalo naman ang Jordan sa China. Marami akong nabasa kanina na nagpatalo nga raw ang China. But the question is, bakit naman nila gagawin yun? Diba? Huwag na tayong mag-akusa mga pare ko dahil puro bata lang talaga halos ang ipinadala nila ngayon. Tapos, ang ganda pa ng laro ni Tucker na may 32 points while Abbas got 20. At isa pa, hindi rin maganda ang laro ni Jochi. 1 out of 9 sa 3 at 0 out of 5 sa free throws. Ang sama nun. Although, may 19 points siya, ang dami pa rin talagang sayang at wala rin siyang kahit ni isang block. Sa China Red Team na ito, dapat nandyan din si Dinya Nguyen at iba pang mga star players nila. Pero yun nga, kumpiyansa na talaga sila kaya sina Abu Dhabi City, Jochi at ilang mga batang players na lang nila ang pinadala nila. May 19 years old pa nga eh, yung star player ng under 18 team nila. Kaya ang average age ng China ngayon ay 24 years old lang talaga. Ang bata ng team nila mga pare ko eh, no? At mas madaling sabihing natalo sila dahil sa lineup nila kaysa sa nagpatalo. Although hindi naman gaanong masakit ang dagok na ito para sa ating team Pilipinas, ay ang mga susunod na laro ng Jordan at Lebanon ay crucial talaga para sa atin. Dahil may posibilidad na sa Lebanon tayo i-compare kung hindi sa Jordan. Well, posibilidad pa lang naman. Para sa huling laro ng Jordan ay kontra sa New Zealand kung saan tinambakan sila ng mga Kiwis ng halos 30 sa kanilang unang pag-aharap. Pero kung nakadikit ang Lebanon ngayong window sa New Zealand, posibleng magawa rin yan ng team ng Jordan. Yan ang aabangan natin mga pare ko eh. Pero para naman sa kupunan ng Lebanon, kakalabanin nila ang Korea sa kanilang huling laro na lumamang ng 13 sa kanila noong una silang naglaban. Sa laban ngayon ng Korea at Lebanon, in my opinion, Korea will win dahil solid pa rin sila kahit sure na sila sa World Cup. Andyan si Ratcliffe, Jungkook Kim, Choi at iba pang star players nila. Pero punta na tayo sa scenario 1. Kung manalo nga ang China sa Syria, matalo ang Jordan sa Korea at matalo rin ang Lebanon sa New Zealand. Kapag nangyari ito, aangat ang China sa number 3 at magtatabla naman ang Jordan at Lebanon pero angat ang Jordan dahil lamang nga sila sa game points kontra Lebanon. Kaya nga sila i-compare dahil tabla lang ang head-to-head records nilang dalawa. Kung itong scenario 1 ang titignan, pabor sa atin to kung matalo natin ang Kazakhstan. Dahil kahit na magtabla sila sa 6-6, 7-5 naman tayo at tayo ang aabante dahil 7-5 nga tayo at 6-6 lang sila. Punta na tayo sa scenario 2 kung saan mananalo ang isa sa Lebanon at Jordan at matatalo ang isa. Halimbawa na nga rito, ang talunin ng Lebanon ng Korea at matatalo naman ang Jordan sa New Zealand. Well, halos parehas lang ito sa scenario 1 dahil sa 6-6 pa rin tayo ikukumpara. Dahil kung manalo nga tayo kontra Kazakhstan, sa 6-6 record ng Jordan kumpara sa 7-5 natin, ay tayo nga ang aabante sa FIBA World Cup 2019. Pero heto naman ang scenario na posibleng malaglag tayo. Yun nga ay kung manalo ang Lebanon at Jordan sa kanilang huling mga laban. Magiging 7-5 nga silang tatlo ulit at malamang sa malamang ay ikukumpara tayo sa Lebanon dahil sila ang may pinakamababang game point sa kanilang tatlo. As of now. Kaya ang pinakakailangang mangyari dito mga pare ko ay matalo ang isa sa Lebanon or Jordan sa kanilang huling mga laro. At kailangan din nating manalo kontra Kazakhstan para ikumpara tayo sa may 6-6 na record habang mayroon namang tayong 7-5 na record. Diba? Kaya ang Gilas-Kazakhstan game is a must win para sa atin. Malaki ang chance ang matalo ang isa sa Lebanon at Jordan mga pare ko. Korea at New Zealand makakalaban nila eh. Solid pa yun. Ang kailangan natin gawin ngayon ay ipanalo ang huling laro natin at pagkatapos nun, nakasalalay na sa malalakas na team ng New Zealand at Korea ang ating kapalarang makapasok sa FIBA World Cup 2019. Kapit mga pare ko, kaya natin to. Suportahan natin sila hanggang dulo. Atin to mga pare ko, di ba? Like the video para sa Gilas, subscribe na rin. This is all the gameplay. Thank you for watching mga pare ko. Good luck, Gilas, Pilipinas.